Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ituturo ko sa inyo ngayon guys, yung 3-pump motor using single float switch alternate function, no? Bali, ang function niya, salitan, alternate. Pag gumana itong M1 guys, itong dalawa hindi gagana, no? Pag gumana naman itong M2, ito namang M3 at saka M1 hindi gagana. Pag gumana naman itong M3, ito namang M1 at saka M2 hindi gagana. Bali, alternate function siya, no? Paisa-isa ang gana niya ngayon. Ngayon guys, bago natin umpisahan na ating tatalakayin ang diagram, alamin muna natin yung device na ating gagamitin, no? Ito yung R1 at saka R2 natin guys. Ito na yung relay natin, no? Relay 14 pins. Bali, ang gagamitin natin dito ay itong relay na ito ay 14 pins. 14 pins relay ang gagamitin natin sa bawat relay, no? Tapos ito namang M1, M2 at saka M3. Ito naman yung magnetic contactor natin guys, no? M1, M2, M3. Kung saan nakakabit ang 3-phase motor natin na tatlong motor. Assuming guys na ito yung pump motor natin, no? Pump 1, motor pump 1, motor pump 2, motor pump 3. Ang magnetic contactor natin gagamitin, dapat mayroon siyang normally open at saka normally close sa bawat gilid, no? Kung makikita natin dito, no? Both side. Kung makikita nyo dyan sa picture, ganun na contactor ang ating gagamitin, no? Na mayroon siyang normally open at saka normally close sa bawat gilid para ma-perform natin ang diagram na ito. Ngayon guys, ating umpisahan ngayon na ating tatalakayin ang function nito. Pero bago ang lahat, gusto ko lang ipapaalala sa inyo na ang device natin, mayroon siyang tinatawag na dalawang circuit. Sa contactor o di kaya sa relay, mayroong dalawang circuit, no? Ang unang circuit guys, yung tinatawag nilang control circuit, no? Kung saan nakakabit yung A1 at saka A2 ng device natin. Yun yung sa control circuit niya. Napabilang din ang float switch sa control circuit niya, no? Sa power circuit naman guys, kung saan nakakabit yung power supply natin, no? Sa line 1, line 2 at saka line 3, no? Pati yung circuit breaker natin. Tapos itong OLR, ibig sabihin overload relay. Overload relay, overload relay. Ito yung overload relay natin, no? Tapos sa baba niyan, ito yung 3-phase motor natin. Assuming na ito yung 3-pump motor natin, guys, no? Ngayon, guys, ating tatalakayin ngayon ang diagram. Paglagyan natin to ng power supply ng line 1 at saka line 2, kasi yung control circuit natin ay 220 volts AC, no? Itong lahat ng ito. Paglagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, pag wala ng tubig ang tanke natin, magko-close ang float switch nito, no? Mag-close ang contact ng float switch natin, gaganon siya, no? Pag wala ng tubig yung tanke natin. Ngayon, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang M1 natin, no? Pag gana ng M1 natin, guys, i-close to ng M1. I-open naman ito ng M1 natin, no? Kasi ito kasi yung interlocking ng M1 natin at saka M2, ito siya. Pati ito na rin, no? Ito yung mga interlocking niya, eh. So, mag-open to dahil nag-activate yung M1 natin, mag-open ang contact nito. Mag-open siya, no? Ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy din dito, no? Dahil nag-activate ang M1 natin, i-close din to ng M1 kasi ito yung normally open ang M1 natin, no? I-close din to ng M1. Ang kuryente ngayon, dadaloy din dito, no? Gumana ngayon ang R1 natin. Paggana ng R1 natin, guys, i-open to ng R1. Dahil ito yung normally close ng R1, i-close naman to ng R1 natin, no? Ito kasi yung normally open ng R1. I-close niya. Tapos ngayon, dahil gumana ang R1 natin, i-close din ito ng R1 natin, no? I-close din ang R1 natin. Ngayon, ang kuryente ngayon, dumaloy dito, no? Gumana pa rin ang M1 natin. Dito naman, guys, putol, no? Hindi gumana ang M2 natin. Pati itong M3 natin, no? Ang gumana ngayon, ang M1, no? Ngayon, guys, pag puno na ng tubig yung tanke natin,
mag-o-open itong float switch natin, guys, no? Mag-o-open ito. Gaganon siya, no? So ngayon, ang kuryente ngayon hanggang dito na lang. Automatic ngayon, mamamatay itong M1 natin, no? Pagpatay ng M1 natin, guys, mag-o-open ito. Ito kasi yung normally open ng M1 natin, no? Mag-o-open ito. Magko-close naman ito, guys, no? Magko-close ito. Dahil namatay yung M1 natin. Ito kasi yung interlocking niya, eh. Nagko-close ngayon dahil namatay ang M1. Mag-o-open naman ito, guys, no? Ito kasi yung normally open ng M1 natin. So itong R1 natin, guys, still pa rin to na gumagana kahit namatay na yung M1 natin, no? Dahil ang kuryente ngayon dumaloy pa rin dito, no? Gumana pa rin yung R1 natin. So ang position niya ngayon ganyan na, no? Ngayon, guys, pag wala namang tubig yung tangke natin, magko-close naman ang contact nitong float switch natin, no? Magko-close naman. Magko-close ito. Gaganon siya. Ngayon, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Dahil dito putol na, eh. Dito ngayon dadaloy ang kuryente natin. Ngayon, gumana ngayon ang M2 natin, no? Paggana ng M2 natin, guys, i-close to ng M2. I-open naman ito ng M2 natin, no? I-open din ito ng M2 natin, no? I-open din ito ng M2 natin. Open natin to. Ganun siya, no? I-open din naman ito ng M2 natin, no? I-open to ng M2. I-open to ng M2, no? Ngayon, guys, mamamatay tong R1 natin ngayon. Pagpatay ng R1 natin, guys, automatic to mag-o-open, no? Mag-o-open ito. Tapos ngayon, ito naman, magko-close ito, guys, no? Dahil namatay na yung R1 natin. Magko-close ito. Ito naman, mag-o-open naman ito, no? Ito kasi yung R1 natin na normally open, no? Mag-o-open ngayon. So, ganun na, no? Ang position niya ngayon. Kasi gumana yung M2 natin, no? Gumana na yung M2 natin. Ito, hindi gumana. So, ngayon, ito namang M2, magko-close din ito, guys, no? Magko-close din ito. Dahil gumana kasi ang M2 natin, ang magnetic contactor 2 natin, no? Mag-close siya. Ang kuryente ngayon, dadaloy din dito, no? Gumana din yung R2 natin. Pagana ng R2 natin, guys, i-close to ng R2 natin. I-open naman ito ng R2 natin, no? I-open naman ito ng R2 natin. So, ganun siya, no? Tapos ito naman, guys, i-close naman to ng R2 natin, no? Dahil gumana yung R2 natin. I-close ito. So ngayon, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Gumana yung M2 natin. Dito naman, hindi na gumana, no? Dahil putol, hindi gumana ang M1. Dito naman, guys, hindi rin gumana ang M3 natin. Dahil putol, no? Ganun na ang position niya, guys, no? Ngayon naman, guys, pag mapuno na yung tangke ng tubig, mag-o-open naman ito, guys, no? Mag-o-open ito ngayon. Mag-o-open ang contact nito, no? Pag-open yan, automatic ngayon, mamamatay itong M2 natin, no? Pagpatay ng M2 natin, guys, mag-o-open ito. Magko-close naman ito, guys, no? Dahil namatay yung M2 natin. Magko-close ito. Tapos, guys, magko-close naman ito, no? Dahil namatay yung M2 natin. Magko-close siya. Ito naman, magko-close din ito dahil namatay yung M2 natin, no? Tapos ito naman, guys, mag-o-open naman ito, no? Mag-o-open ito. So ngayon, guys, ang kuryente ngayon, guys, dito na lang, no? Dahil patay na itong M2 natin. Ngayon, ito namang R2 natin, still pa rin gumagana, no? Gumagana pa rin. Naka-close contact pa rin ito, no? Ngayon, guys, pag wala namang tubig yung tangke natin, automatic na naman ito, magko-close naman ang contact ng float switch natin, no? Magko-close naman ito, gaganon siya. So ngayon, guys, ang kuryente ngayon dadaloy dito. Dito hindi na makadaloy, no? Dahil putol, dahil gumana ang R2 natin, no?
hanggang dito lang ang kuryente, hindi gagana ang M1 natin. Ngayon dito naman, hindi rin gagana, no, dahil putol. Ngayon ang kuryente ngayon tatawid dito, gumana ngayon ang M3 natin, no. Paggana ng M3 natin, guys, i-open to ng M3. Open to ng M3, no. I-close naman ito ng M3 natin, no. I-open naman ito ng M3 natin, no. I-open to ng M3. Ngayon, mamamatay ngayon ang R2 natin. Pagpatay ng R2 natin, guys, i-open to ng R2, no. I-open to ng R2. Ngayon, i-close naman ito ng R2 natin, no. Tapos ito naman, i-open naman ito ng R2 natin. So, ganun na yung forma niya, no? Yung position niya. Dahil, gumana yung M3 natin, no? Ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang M3 natin. Ngayon, guys, pag mapuno naman ng tubig yung tanke natin, automatic naman ito, no? Mag-o-open ang contact nitong float switch, no? Mag-o-open siya. Gaganon siya, no? Pag-open yan, guys, automatic ngayon, mamamatay itong M3 natin, no? Pagpatay ng M3 natin, guys, i-open to ng M3 natin. I-open to ng M3. I-close naman ito ng M3 natin, no? I-close din ito ng M3 natin. So ngayon, ang kuryente ngayon, hindi na makadaloy dito, no? Patay na itong R2. Patay na rin itong R1 natin, no? Tapos ngayon, ang M3 naman natin, patay na, no? So, babalik sa ganung position na naman, no? Ngayon, ang tanong, sir, paano, sir, kung mag-trip itong M1 natin? So, paano na? E di, hindi na sequence yung operation kung mag-trip ang M1 natin. May possibility ba na wala nang gagana sa mga motor? Ngayon, ang sagot, guys, mayroon pa rin gumana. Halimbawa ngayon, no? I-try natin, no? Kasi ito kasi naka-close to, eh. Naka-close to. Halimbawa ngayon, wala nang tubig yung tanke natin, no? Nag-close ang contact nito, no? Nag-close ang contact nito. Ganun, no? Nag-close ang contact niya. Ngayon, pag-close ng contact, guys, automatic ngayon, no? Gumana yung M1 natin. Paggana ng M1 natin, automatic yan, i-close niya ito. Tapos ngayon, dito naman, no, i-close din to ng M1 natin, no. So ngayon, gumana ang R1 natin. Paggana ng R1, i-close to ng R1. Tapos ngayon, i-open naman ito ng R1 natin, no. Tapos ito naman, i-close to ng R1 natin. Ito naman, i-open to ng M1 natin, no? I-open niya, ganun. Ganun ang position niya ngayon. Ngayon, ang tanong dyan, nag-trip itong M1 natin, no? Dahil ang M1 ngayon ang tumakbo, eh. So, kung makikita natin, no? Gumagana ngayon ang M1. Dito naman, hindi sa gumana dahil putol. Dito naman, hindi rin, no? Gumana ngayon ang M1 natin. Pag-trip nitong M1, guys, automatic to mamamatay, no? Mamamatay ito, mag-o-open ito ngayon. Mag-o-open ang overload contact niya, no? Automatic mamamatay ngayon ang M1. Ngayon, guys, sa overload kasi, mayroon yung dalawa doon. Normally close at saka normally open. Ang activation nun, guys, pag mag-open ang normally close, mag-close naman ang normally open, no? Ngayon, mayroon tayong overload dito, no? Sa overload 1, overload 1 din ito. Ito yung normally close na nag-open, ha? Ito namang normally open, magko-close ito, no? Pag-close nito, guys, dahil namatay na yung M1 natin, guys, automatic to, no? Dahil nag-open ang overload natin, magko-close ito. Dahil namatay yung M1 natin, magko-close din ang contact nito, no? Pag-close ng contact, guys, ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Dadaloy dito. Kung makikita natin, no? Ito naman, mag-open naman ito. Kung makikita natin, no, dahil nag-close ang contact nito. Tapos paggana naman ito, guys, ito naman, i-open naman ito ng M2 natin, no? I-open to ng M2.
para hindi gagana ang M3 natin. Tapos ito naman, i-open naman ito ng M2 natin, no? Dahil gumana yung M2 natin. I-close naman ito ng M2 natin, no? Ngayon, gumana ngayon ng R2, i-close niya rin itong R2 natin. Pero ang kuryente hanggang dito lang, no? Hindi gagana ang M3 natin. Ang M1 naman, nagtitrip, hindi rin gagana, no? So ngayon, dahil nag-open ito, mag-open din ito, guys, no? Ito kasi yung normally open ng R1 natin. Ito naman, mag-close ito. Ito naman, mag-open naman ito, no? Dahil namatay itong M1, mag-open din pala ito. Mag-open din ito, no? So ngayon, ang kuryente ngayon, hindi rin makatuloy dito, no? Dahil patay na nga yung M1 natin, nag-open to. So ngayon, ang gumana ngayon, ang M2 natin, no? Ngayon, pag mamatay ito, guys, mamatay siya habang hindi natin nire-reset ang trip nito, guys, still pa rin gumagana ang M2 natin, no? Magbibigay pa rin ng tubig. Itong dalawa, hindi to gagana. Ngayon, kung i-ano naman natin to, kung i-reset na natin sa normally close, pag close niyan, guys, siyempre babalik siya sa contact niya, no? Mag-o-open naman ito. Mag-o-open naman ito, no? Ganun lang siya. Kahit saan dito, guys, kung mag-trip naman ito, guys, halimbawa, mag-trip ito, automatic naman gagana ang M1 kasi magko-close ito, no? Ganun lang, no? Kung mag-trip naman ito, guys, automatic ngayon gagana ang M3 natin. Ganun lang siya, no? Ganun ang function niya. Dahil mayroon tayong overload, magbibigay pa rin ng tubig ang motor natin sa tanke, no? Ngayon, guys, ibabalik natin sa normal position. Lagi po nating tatandaan, kahit saan dito mag-trip, pag mag-trip ang overload 1, automatic ito magko-close, no? Pag mag-trip ang overload 2, automatic naman ito magko-close ang contact nito, no? Pag mag-trip naman ang overload 3, automatic naman magko-close ang contact nito. Sa power circuit naman natin, guys, ito yung line 1, line 2, line 3 natin, no? Sa power supply niya. Kung lagyan natin to ng power supply ng 380 volts, kung dito sa Saudi, sa Middle East, 380 volts. Kung sa Pilipinas, 440 volts ang ginamit natin. Paglagyan natin ito ng power supply, no? Tapos i-on natin itong circuit breaker. I-on natin yan lahat. Ngayon, pag gumana ngayon ang M1 natin, yung magnetic contactor 1 natin, i-close to ng magnetic contactor 1 natin, no? I-close ito. Ngayon, gagana ngayon ang pump 1 natin, no? Ang motor pump 1 natin. Kasi ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Dahil naka-on na yung circuit breaker natin. Ito kasi yung overload relay natin, no? Ngayon, guys, pag mamamatay naman itong M1 natin, automatic to mag-o-open, no? Mag-o-open ito. Mag-o-open siya, ganun siya, no? The same lang din dito sa M2 natin. Pag gumana naman itong M2 natin, yung magnetic contactor 2 natin, ang contact sa taas ng contactor ngayon, mag-a-activate yun, magko-close contact ito, no? Ang kuryente ngayon, dadaloy dito, no? Dadaloy dito. So, gumana ngayon ang motor pump 2 natin, itong M2 natin, no? Ito yung contactor natin, no? Ito yung contact niya. Ngayon, pag mamamatay naman itong M2 natin, automatic to mag-o-open ang contact nito, no? Mag-o-open siya. So, mamamatay ngayon ang motor pump 2 natin, no? Or M2 natin, mamamatay ngayon. Ganon din dito, guys, sa M3 natin, no? Pag gumana itong M3 natin, mag-activate itong contactor ng M3, i-close niya yung contact nito. Gumana ngayon ang M3 natin, no? Dahil ang kuryente dadaloy dito. Gumana ngayon ang 3-phase motor pump 3 natin dahil nag-close ang contact niya. Pag mamamatay naman, mag-o-open naman ito, no?
pag mamamatay yung contactor natin, pag hindi nag-activate, mag-open ang contact niyan, automatic din, no, mamamatay ang three-phase motor natin na pump motor. Ngayon guys, pwede nyo nang kunin ang diagram para naman mapag-practice nyo rin sa bahay. Sana nakapagbigay ito ng kunting kaalaman sa mga baguhan, at maraming salamat din sa inyo guys, hanggang sa muli.